Sa bidyong ito, aalamin po natin ang mga kulay na magliligtas sa ating mga kaluluwa. Ang kasagutan, pagkalipas lamang po ng ating intro. Nais ko pong ipaliwanag sa inyo ngayon sa pamamagitan ng mga kulay ang kaligtasan na kaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. Nice. Gagamitin ko po ang mga kulay para madali po nating maintindihan at maunawaan. Ang tawag po dito ay kulay ng kaligtasan o salvation color. Ang galing! Ang galing! Simulan na po natin, ibabahagi ko po sa inyo ang kulay ng kaligtasan ayon po sa kanyang pagkakasunod-sunod, at aalamin din po natin kung ano ang kahulugan, nire-representa, o ang sinisimbolo ng bawat kulay. Sa ating unang kulay, color yellow, sumisimbolo ito ng heaven. Alam naman po natin na ang langit o heaven ay ang tahanan ng ating Panginoong Diyos. Nagkalat dito ang maraming ginto, itinuturing din itong paraiso, at ito rin ang lugar na kung saan ang bawat tao na naniniwala sa Diyos ay hinahangad na ang kaluluwa niya ay doon mapunta. Ngayon kung magtatanong kayo kung bakit, ang sabi po kasi sa aklat ng Pahayag Kapitulo 21 versikulo 4. Papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, kalungkutan, pag-iyak o sakit, sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. Sa madaling sabi, ang lahat ng tao na mapupunta sa langit ay hindi na makakaranas masaktan o ang mahirapan. Hindi na rin makakaranas mamatay, dahil bibigyan tayo ng ating Panginoong Diyos ng bagong katawan na hindi tumatanda at hindi nagkakasakit. Maluwalhating katawan sa Tagalog at sa English ang tawag ay glorified body. Imagine mga kapatid, titira tayo sa paraiso na may katawang perpekto na punong-puno ng pagpapala at habang buhay na kaligayahan. Pero ang nakakalungkot isipin, hindi lahat ng tao ay sa langit mapupunta. At dahil yan sa ating pangalawang kulay. Sa ating pong pangalawang kulay, ito po ang pumipigil para tayo ay makapunta sa langit. Ang color black, ang kulay ng black naman po ay sumisimbolo ng ating kasalanan o yung tinatawag nating sin sa English. Isa pong katotohanan na sasabihin ko po sa inyo. Ayon po sa Biblia lahat po tayong mga tao ay makasalanan o may kasalanan. Nang tignan nga ng Diyos ang mundo at naghahanap siya ng taong matuwid o taong walang kasalanan ay wala siyang makita. Ayon yan sa Roma Kapitulo 3 versikulo 10. Gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, walang matuwid sa paningin ng Diyos, wala kahit isa. Maging sa Roma Kapitulo 3 versikulo 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ngayon kung tayong lahat ng tao ay makasalanan, ibig sabihin hindi heaven o langit ang ating magiging destinasyon. Bakit? Dahil ayaw ng Diyos sa kasalanan. Kaya tayo ay humihiwalay sa Diyos dahil sa ating kasalanan. At ang masamang dulot pa po ng kasalanan ay mababasa natin sa Roma Kapitulo 6 versikulo 23a. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya po ang tao ay nakakaranas mamatay ay dahil ito ang kabayaran sa ating mga nagawang kasalanan. At ang lahat ng namatay sa kasalanan ay mapupunta sa impyerno. Ngayon kung lahat tayo ay makasalanan, ibig sabihin tayong lahat ay impyerno ang pupuntahan. What? Pero meron bang paraan para sa langit tayo mapunta at hindi sa impyerno? Meron naman po, at yan ay dahil sa ating susunod na kulay. Thank you! Sa ating pong susunod na kulay, ito ay sumisimbolo ng dugo ni Kristo. Ang color red. Ang sabi ng Biblia para mabayaran at malinis ang kasalanan ng tao ay kailangang mag-alay ng dugo. Dugo na nanggaling sa kordero. Mababasa po natin yan sa aklat ng Hebreo Kapitulo 9 versikulo 22. Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo, at kung walang pag-aalay ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Ang ibig sabihin po ng talatang ating binasa, para po tayo ay mapunta sa langit at mapatawad sa ating kasalanan kailangan nating ipalinis ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. At para mangyari ito, kailangan nating tanggapin sa ating puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ang Panginoong Hesukristo. Kailangan din nating sumampalataya na siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo at siya'y muling nabuhay, ayon po yan sa Roma Kapitulo 10 versikulo 9. Kung ipahahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ito po ang tinatawag po natin na ang mabuting balita ng kaligtasan ng ating Panginoong Diyos. Dahil sa kasalanan nasira ang relasyon ng tao sa Diyos. Kung kaya ipinadala ng Ama ang kanyang kaisa-isang anak para mabuuli ang relasyon nating mga tao sa ating Diyos. Juan Kapitulo 3 versikulo 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay mararanasan po natin ang ika-apat na kulay. That's pretty good.
Ang susunod po nating kulay ay color white, na sumisimbolo naman po ng ating kapatawaran. Once na tinanggap po natin ang ating Panginoong Hesukristo sa ating puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, naniwala at nanampalataya sa Kanya. Ang kasunod po noon ay ang kapatawaran sa lahat ng ating nagawang kasalanan. Unang Juan Kapitulo 1 Versikulo 9. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat Siya'y tapat at matuwid. At dahil pinatawad na tayo at nilinis sa ating mga nagawang kasalanan, muli na po tayong makakalapit sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos. At naibalik na muli ang malapit na ugnayan natin sa Kanya. Pero hindi po natatapos dito ang dapat nating gawin. Para mas makilala at mas mapalapit pa tayo sa ating Panginoong Diyos, kailangang gawin natin ang susunod na kulay. Sir! Yes, sir! Dumako tayo sa ating panglimang kulay, ang color green. Sumisimbolo naman po ito ng paglago. Bilang isang tao na pinatawad ng Diyos, tinanggap na Panginoon at sariling tagapagligtas si Kristo. Kailangan po nating magpalago at magpataas ng ating pananampalataya sa Kanya, upang anumang mga pagsubok na ating maranasan ay kaya po nating mapagtagumpayan at hindi basta-basta matitinag ang ating pananampalataya. Bakit kailangan po natin itong gawin? Dahil ang sabi po sa aklat ng 2 Pedro Kapitulo 3 Versikulo 18. Sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo, at sa pagkakilala sa Kanya. Sa Kanya ang kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen. Kailangan nating maintindihan, malaman, at makilala ang ating Panginoong Diyos. Lalong-lalo na ang Kanyang kalooban. Para maingat po tayo sa ating mga gagawin, malaman po natin kung ano ang kalooban Niya at ang hindi Niya kalooban. Sa pamamagitan noon makakasunod po tayo ng tama at may kabanalan. Ang pananampalataya po natin sa ating Diyos ang magbibigay po sa atin ng dahilan, upang maging isang mabuti, mabait at mapagmahal na tao. Para sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo ay maging buo at handa tayo sa Kanyang harapan. Amen! Ayan mga kapatid, atin pong tandaan ang mga kulay na ito bilang paalala kung papaano tayo magkakaroon ng kaligtasan. Minsan pa, kung nakatulong sa iyo ang bidyong ito at nagustuhan mo ang ganitong klaseng content na makapaglalapit sa atin sa Diyos at makapagbibigay ng kaalaman patungkol sa Biblia, bigyan mo na ng isang malupit na like, pakishare na rin po itong aking YouTube channel, huwag niyo rin pong kalimutan na mag-subscribe at kalambangin ang notification bell para maging updated po kayo sa lahat ng upcoming video na aking panggagawin. Lagi po nating tatandaan, kung gusto mo ng makulay na buhay, buksan mo ang manual ng buhay. Alam niyo po ba ang nagagawa ng panalangin? Sa tingin po ninyo, bakit kailangan po nating manalangin? Kung gusto po ninyong malaman ang kasagutan sa mga katanungang iyan, e-click nyo lamang po ang end screen video na ito at matutuklasan po ninyo ang malaking nagagawa ng panalangin sa ating buhay. Magkita-kita pong muli tayo sa susunod na episode. God bless po sa inyong lahat.